Hi everyone! Welcome back to my channel. For today's video, isi-share ko sa inyo yung aking updated bath essentials. So, kung interesado kayo malaman, please keep on watching. Mag-start na ako guys, and hindi naman madami to. And itong mga bath essentials na ipapakita ko sa inyo is ito na yung mga nag-work sa akin recently. And yung iba dito, syempre may nabago talaga. And ang tagal na nung last bath essentials ko, 3 months ago na ata. And ayan, so mag-umpisa na muna ako guys sa hair care or yung ginagamit ko sa aking buhok. Sa shampoo guys, ito pa rin naman yung Sunsilk Co-Creations Strong and Long Shampoo. Kasi diba alam nyo naman na gusto ko nang humaba yung hair ko. And so far, ayan, humahaba na siya talaga. And ang ganda ng naging effect na to sa akin. So hanggang ngayon, ito pa rin yung ginagamit kong shampoo. Maubos na to guys, kaya bibili na naman. Next na ginagamit ko sa aking hair guys is conditioner. Ngayon na lang ako ulit nag-conditioner kasi ito yung nahiyang sa akin. Kaya ito yung ginagamit ko ngayon. Ito yung Pantene Pro-V 3 Minute Miracle Keratin Straight Conditioner. Daily Miracle Conditioning for Reduced Frizz and Salon Smooth Straight Look. So, ayan. So, mula nung ginamit ko to guys, ang ganda na nung naging effect sa buhok ko. And hindi na ako masyadong, hindi masyadong nag-dry yung buhok ko. Kahit na sa isang buong araw, hindi talaga nanlalagkit, ganon. Kasi, di ba nga, kapag cream silk yung ginagamit ko, medyo nanlalagkit talaga yung feeling ko sa hair ko. And minsan nagkaka-split ends ako kapag nagtatry ako ng mga ibang conditioner or parang mga keratin products para sa hair. So, ito, nahiyang talaga ako dito. And, ayan, medyo mauubos-ubos ko na rin siya, guys. So, marirecommend ko to sa inyo, lalo na kung dry yung hair nyo. And, naging maganda yung combination nila nitong Sunsilk na to. Kaya, dito ako sa dalawang to nag-stick and para silang malapit na maubos. Sa soap na tayo, guys. Ang ginagamit ko ngayong sabon sa aking katawan is itong White Rose Kojic Whitening Soap from Kojisan pa rin to. And hindi na yung tatluhan na Kojisan binibili ko or yung animan, yung last na pinakita ko sa inyo sa haul. Kasi dito ko nahiyang na, and yung peklat ko dito sa may hita is napaputi niya talaga as in. No joke guys. And ito kasing isang pinakita ko, wala na tong laman, nandun sa CR. And syempre hindi ko siya mapakita sa inyo, pero ang itsura niya guys is ganito. Yan. Yung packaging niya, naka-plastic pa rin naman siya. And dito pa lang maamoy niya na yung amoy niya. Amoy melon siya na hinaluan ng ibang fruity scent. And parang melon and papaya pinagsama. Tapos, hindi siya mabilis matunaw. Yun yung pinaka nagustuhan ko sa kanya. Unlike dun sa isang koji soap, diba mabilis yun matunaw. Ito, kahit na mababad to sa CR, hindi siya agad-agad matutunaw. So, yung nauna kong binuksan, hindi pa rin siya ubos hanggang ngayon. So, marirecommend ko sa inyo guys. And effective talaga to. So, ayan, try nyo na. Mura lang naman to. Pero wala kasi siya nung ano, parang tatluhan ganun. Hindi pa sila. Next naman na ginagamit ko sa aking body is body wash. Nagba-body wash ako guys, and ang ginagamit ko na ngayon is itong Watson's Love My Skin Brightening Cream Body Wash with Orchid and Vitamin B3. Ito. Kasi before, ang ginagamit ko diba is yung strawberry, and naubos ko na yun guys. Andito siya. So ayan, ubos na. And maganda rin to guys, super bango. Pero ito kasi may brightening effect siya. Siguro nakatulong na rin to. Isa na to sa nakatulong kung ba't na-lighten yung peklat ko dito, yung mga peklat ko dito sa legs, tapos yung marks ng stretch marks ko dito na nangitim, napaputi talaga niya. Kaya ayan, lagi ko lang itong ginagamit as in tuwing maliligo ko. Ayan, nakita niyo naman, gamit na gamit siya. And sinasamahan ko kasi ito ng body scrub. And yung body scrub ko is ito ng Abuni pa rin, pero yung variant na papaya and lemon. Spa White Sea Salt Vitamin C Moisturizing. So, ayan. With lemon to eh. Papaya and lemon. So, ayan. And kalahati na lang to guys. As in, hanggang dito na lang. So, gamit na gamit ko siya. And, ayun, maganda to guys. Nakakaputi siya. Napansin ko talaga. Tapos, parang maganda yung naging combination nila nung White Rose Kojic Soap. Ito, si Kojic Whitening Soap. Naging maganda yung combination nila. Kaya ayun, tinutuloy-tuloy ko lang siya. And talaga nag-fade na yung mga
peklat ko. Sa deodorant, guys, dalawa yung ginagamit ko. Ito pa rin naman, yung una is yung Milku, yung 2-in-1 underarm and foot deodorant powder. Ayan. Kapag talaga heavy yung gagawin ko sa isang araw, Milku yung ginagamit ko. Pero kapag dito lang ako sa bahay, ganun, hindi naman ako aalis or hindi naman masyadong heavy yung gagawin ko. Ito yung ginagamit ko, yung Deonat Natural Mineral Deodorant Spray. Ito guys, effective to pang tanggal ng chicken skin. Napansin ko siya kasi nagwawax ako ng underarm and umeffect siya sa pantanggal ng chicken skin ng aking underarm. So ayan, try nyo na guys, and hindi naman sila, wala tong alcohol at ito powder. Alam nyo naman na tong Milku, and ito, marami na rin nag-feature nito, nag-review. So itry nyo na guys, maganda siya. Pagdating naman sa feminine wash guys, ito pa rin yung ginagamit ko, yung Lactacid Odor Block 24-Hour Odor Protection. So ito pa rin yung ginagamit ko guys, and dito talaga ako hiyang, so hindi ko na siya babaguhin. And last sa aking bath essentials is itong lotion na ginagamit ko ngayon kasi last time nga na out of stock yung Vaseline na ginagamit ko. So nagtry ako ng bago, and ito yung Black and White Intensive Whitening 5-in-1 Whitening Essentials Whitening Lotion. So ito, maganda naman siya sa akin guys, and hindi ko lang sure kung nakakaputi talaga siya, pero maganda naman, and mababa lang yung SPF niya, which is SPF 16 and PA++ lang. So sana mas dinagdagan nila, pero effective to sa akin, and hindi naman siya malagkit, madali rin siyang maabsorb ng skin ko, kaya nagustuhan ko siya. So ayun na lahat yung aking bath essentials guys, and share ko lang sa inyo kasi ayun nga, marami nang nabago sa aking mga ginagamit, and sana nagustuhan nyo tong video na to. Kung nagustuhan nyo, please like and don't forget to subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, and click nyo na rin yung notification bell para naman lagi kayong updated every time na may bago akong video. So thank you for watching, and see you on my next one. Bye!